Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay tinatawag na dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalaway nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay.